Kasunod ng pagsasanay ng Philippine Army at Philippine Air Force, ang Philippine Marine Corps naman ang sumalang kasama ang tropa mula sa Estados Unidos. Muli namang iginiit na militar na wala itong kinalaman sa tensyon sa Taiwan at sa South China Sea. May ulat si Bea Bernardo. Matapos ang Army to Army at Air Force exercise, sa pagkakataong ito, ang Marine Corps naman ang haharap sa mga pagsasanay kasama ang kanilang US counterpart. Ngayong araw, nagsimula na ang Marine Aviation Support Activity o MASA 2023. Nayon ang naturang bilateral exercise na patatagin ang kooperasyon ng dalawang bansa sa pagtugon sa kalamidad at mga banta sa seguridad. Improve interoperability and foster the relationships, no? Prepares us for any crisis. Nasa mahigit 2,000 Marines ang lalahok sa pagsasanay na tatagal ng 2 linggo. Ilan sa mga aktibidad na gagawin ng dalawang panig ay ang pagpapalubog ng barko sa karagatan ng Zambales gamit ang air assets ng Estados Unidos. Magkakaroon din ng pagsasanay sa pagdepensa ng ating karagatan sa Palawan. Marami namang aktibidad ang nakatuon sa aviation-supported operations. Aabot sa 43 air assets mula sa 2 bansa ang nakatakdang gamitin sa pagsasanay. The rapid deployment of forces, rapid deployment and realignment of forces to face all the challenges, no, and the possible action of the adversary. Nagpahayag naman ang Estados Unidos ng kanilang suporta sa Philippine Marine Corps at umaasang mas lalo pang tatatag ang relasyon ng 2 bansa sa pamamagitan ng nasabing military exercise. MASA is really It's an expression of a long-standing relationship and alliance between ng tensyon sa Taiwan at South China Sea ang kanilang gagawing pagsasanay. Nakatakda namang isagawa rin ngayong buwan ang second phase ng Cope Thunder sa pagitan ng Air Force ng Pilipinas at Estados Unidos. Bea Bernardo para sa Bayan.